A Day in the Life of a Work from Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! Late na ako gumising today after my work kasi napasarap yung tulog ko. Buti na lang at si Jeff kumukuha lang ng pagkain sa fridge kung ano ang magustuhan niya, pero ginising na niya ako ng tanghali kasi gutom na siya at ayaw niya sa snacks, kaya nagluto agad ako ng pananghalian pagising ko. For today's lunch, magluluto ako ng gisadong repolyo with ground meat at saka cheesy garlic buttered shrimp in tomato sauce. Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong pagkaluto ng shrimp at yun nga rin yung kinikrave ko. Wala rin talaga akong weekly meal plan. Basta bumibili lang ako ng seafoods, chicken and pork at mga ricado at saka na ako magpaplano ng kakainin ko the day before, which depends sa kung ano ang cravings ko. For the shrimp, I just added tomato sauce and cheese and let it melt at pagkatapos nilagay ko lang ang shrimp kasi madali lang rin naman itong maluto. Akala nyo lang hindi namimili ng pagkain si Jeff pero namimili talaga yan. Kaya dalawang uri ng pagkain minsan ang niluluto ko para may choice siya. Kapag isa lang, I ask him kung gusto ba niyang kainin yon para kung ayaw niya, magluluto na lang ako sa gusto niyang kainin. Pero may times rin na kung ano ang hinahanda kung kinakain rin talaga niya. Today, I just stayed at home at ayaw kong lumabas. Kaya nung hapon, nagluto na lang ako ng merienda dahil may overripe na akong saging, nag-bake na lang ako ng banana cake. I baked it for 45 to 50 minutes lang sa oven and while waiting, in-unbox ko na ang package na na-receive ko, which is a cabinet na ilalagay ko sa tabi ng TV. Gusto ko pang i-repaint yan pero tinamad akong lumabas para bumili ng paintbrush kaya ito na muna ang gagawin ko ngayon. I really wanted to buy sa IKEA pero hindi available yung gusto kong design doon kaya ito muna ang binili ko and I will add the link sa comment section na lang. Medyo nalito rin ako sa pag-assemble ko and yung quality niya ay bumagay lang rin sa presyo niya. Kamot lang talaga tayo magkuri-kuri sa bahay kasi sanay naman tayong mag-isa lang. Buti na lang at after 50 years natapos rin ang pag-assemble ko sa cabinet at hindi pa dumating yung ibang in-order ko, kaya yan lang muna ang improvement sa TV area ko. Tamang-tama at pagkatapos ko, naluto na rin ang banana cake at dahil na-hook talaga ako sa pag-assemble, nakalimutan ko na lang tuloy na plano ko palang mag-merienda. Kaya diretso na lang dinner ang hinanda ko kasi nagabian talaga ako sa aking ginagawang pag-assemble ng cabinet. So nagluto na lang ako ng chicken tacos and asked Jeff na mag-grate siya ng cheese na ilalagay ko rin sa tacos. Gusto nga rin niya ito kapag nagluluto ako nito, tinatanong niya kung kailan kami ulit kakain ito. Last time, beef yung nilagay ko na pinalambot ko ng maigi but today I just made chicken tacos. You can add the veggies you want pero ako I added repolyo, cucumber, kamatis, white onions and cheese. I also made a homemade sauce na yogurt sriracha sauce and I'm so happy kasi masarap siya at first time kong gumawa ng ganitong sauce kasi timing rin na may yogurt ako sa ref. I just prepared our tacos and served our dinner. Yung binake ko namang cake ay ginawa ko na lang dessert after our dinner. Sarap na sarap nga si Jeff sa kain niya, buyag lang at masaya nga ako kapag ganado siyang kumain. After our dinner, nag-me time lang ako sa kwarto and scrolling through my phone and reading through comments and responding to it bago ako matulog. Thank you always for supporting my content and for always watching. Bye!